Sala na umamarang ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang gatong linggo ng Advento ay linggo ng Gaudete, o linggo ng pagasaya, o pagbubunyi habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayo magsaya. Sapagat napapanahon niya ang pagsilang ng ating manunubos. Siya ang dakilang manunubos na magliligtas sa ating mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagat tayo lahat ay ninalis niyang makibahagi sa biyayang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga sanaman tayo maging marap sa pagdiriwang ng banal na paghahayong nagbibigay ng kapatawaran ng may kapal. Panginoong Yesus, Ikaw ang inirang ng Ama upang ihatid ang mabuting balita sa mga lupa at nagdadalamati. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang tagapagligtas na hayag ng panahon ng pagdiriwang, isang panahon umahapaw sa pagpapala mula sa Panginoon. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ay kapiling namin sa katauhan ng pinakaaba naming kapatid. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Matawarin tayo sa aming mga sinupan. Nubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mga pangyarihan, tumayan mo ang mananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng Kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Siyo po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng Kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ng mga pihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayon panahon nang iligtas ng Panginoon ngayong mga tao na hinirang niya at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anak ay dalagang payak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagkatagumpay. Kung paano ang binhi ay tiyak natutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Gagawin niya ang mga bagay na ito.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ba na? Upang hatdan ang mga dugha ng aral. Panalangin, mga Diyokin po. Dapat po ng pamilya, pinakamamahal. Na ina ng ama na pinadala mo ang iyong anak upang iligtas ang lahat ng tao. Ikaw ang tunay na dakila, tulungan mo kami makapagpatawad sa lahat ng mga kakasakit sa amin at maging mas maunawain sa taong mahirap at kasamahan. Sa ganitong paraan, ay handa namin ang aming puso upang matanggap ang aming Panginoon na kapagligtas. Hinihiling namin ito sa iyo sa ngala ng anak, si Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon para po sa ikatlong linggo na ating paghahanda sa Kanyang pagdating. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Napalito siya upang magpalito tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuon niya. Hindi siya ang ilaw, ngunit napalito siya upang magpalito tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayon, sino ka? Tanong nila.
Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propeta ang inihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga pariseyo. Muli nilang tinanong si Jesus, muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi naman pala ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyabang. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Sumayin mo ay ikatlong linggo na Adviento. At ngayong araw na ito ay tinatawagan tayo ng pumikapag ng pagnilay-nilayan ang imahin ni Juan Bautista. Ang imahin na kung saan ay nagpapahayag na pagtugon para po sa paghahari ng Diyos na ipinamanin at ipinakilala ni Juan Bautista na utusin po ay ito na rin po nawa yung maging damdamin natin. Kasi sabi na natin, pwede i-grab ni Juan Bautista yung pagkakataon, yung credit, pwede niyo sabihin na ako yan. Pero hindi, no? Ano sabi niya? Hindi ako ang Mesiyas. No? Hindi ako ang Mesiyas. Sidekick lang ako. No? Mayroong isang higit na darating na hindi man lamang ako karapat dapat magkalag ng kanyang ng tali ng kanyang sandalias. Ito na ay makita po natin, oh, hindi tayo main event. Tayo ay mga kutawagin po natin ay tayo ay mga supporting. Tayo ay sidekick lamang at higit na makita natin ay walang iba kundi ang aking Panginoong Jesucristo. No? Kaya huwag po kayo maniwala doon sa nagsasabing siya ay appointed son of God. Wala pong appointed son of God. Iisa lamang po ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo lahat ay mga adopted sons and daughters of God. Mga ampon ng ating amang nasa langit. At ito po na nga yung makita po natin kung ano man yung pagkilos na ginagampanan natin sa daigdig na ito,
sa pag-aari ng Diyos. Yun ang mahalaga. Kasi lahat naman tayo ay naglilingkod para sa kaharian ng buong may kapal. Kung ang ginagawa natin ay isang pagtugon upang umunlad ang pag-aari ng Diyos, yun ang mahalaga na makita natin. At ito yung ipinakita ni Juan Bautista. Ang sabi niya, ako lamang ay isang tinig na sumisigaw sa daan. Tuwirin ninyo ang inyong landas. So yun po yung isang imahe na huwag nating kalimutan. Isang imahe na ipinamanig ni Juan Bautista bilang isang matapag na lingkod sa pag-ahari ng Diyos. Pangalawa, yung imahe na nawawag nating kalimutan ay isang imahe na ipinamanig ko ngayon. Kasi sabi nga natin ngayon ay ikaw dahil sa atin, no? Ay kaya po sinindihan natin ang kandilang kulay pink. No? At ako yung pink na pink na damit. No? So bahagi yun na kung saan ay pinamanig. Anong ibig sabihin ng Gaudete? No? Ay kagalakan. No? Isang kagalakan. So yung panyaya na ipinamanig ni Juan Bautista ay maliwanag na isang paglilingkod para sa paglago ng pag-ahari ng Diyos. Pero pangalawang bagay alin, isang paglilingkod na puno ng kagalakan. Nawa makita po natin na yung aming paglilingkod ay gawa ng isang kagalakan, hindi gawa ng takot. Alam niyo mga Pilipino, madaliin mong masundin yan kapag takutin mo, no? Napakabilis sumunod. Pero hindi yun ang basihan ng pagsunod para maisakatupar ng pag-ahari ng Diyos. Kasi bakit? Kasi kung gawa lamang ng takot, eh, kapag nawala na yung nananakot, hindi na susunod yun. Hindi. Yung pagsunod natin ay nakapase sa kagalakan. Sa kagalakan na ipinamanhin. Nawa makita po natin, tayo'y nagagalak na naglilingkod. Maaari po kasi itong isang imahe na ito ay imahe ng isang anak na maaaring sumunod sa kanyang magulang, sa kanyang nanay o tatay. No? Yung isa'y nakasimango, masama ang loob. No? Pero yung isa'y alin, nagagalak sa kanyang pagsunod. At yun po'y makita po namin sa mga pagbasa natin. Ano? Mula po sa unang pagbasa, sa Salmo Responsorio, at sa ikalawang pagbasa. Very clear po sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaias, na kung saan ay ipinamanig ko sa akin alin, na ipinahayag ni Propeta Isaias na ako ay pinahiram ng Diyos para ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. So yung kagalakan na kung saan makita natin ay yung pagliligtas ng Diyos. Na ang mga bilanggo ay lalaya, ang mga bulag ay makakakita, yung pag-ahari ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan. So yun po naman yung makita po natin, kaya kinakailangan natin ng pagkilos na may kaakibat ng nakagalakan na magmumula saan? Sapagkat inililigtas tayo ng Diyos. Yung biyaya ng pagliligtas ng buong may kapal. Na siyang inaabangan natin na sa pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay doon nagsimula ang tunay na kakumparan ng pangako ng Diyos na makakamit natin ang kaligtasan laban sa kasalanan at ang pagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. So yung sabihin, pakita natin ang kaya tayo nag
ligtas ng Diyos. Ako ay ninais ng Diyos na maging bahagi ng kanyang paghahari sa daigdig na ito. Ganun din o sa Salmo Responsorio na pinahayag natin ngayon sa araw na ito. Yung buong Salmo Responsorio natin ngayon ay mula po sa putawagin po natin ay isang panyaya na ipinamanin ko sa atin. Sa buong Diyos, nalulugod ang hinirang niyang lungsod. Ito po ay nakita po natin, tutawagin po natin ito, Ellen, Canticle of Zechariah, yung awit po ni Zacharias. Ang puso po'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalang ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Yan po yung awit na tatay ni Juan Bautista. Pero dito sa ikatlong pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, anong sabi pa ulito? No, hindi lang basta magalang. Rejoice always. Paraming magalang. Palaging magalang. Hindi lamang sa paglilingkod tayo magalak, ngunit sa lahat ng ating pagkilos. Bakit? Gawa ka ng pagliligtas ng Diyos. Na makita ng tao na ka, kahit pala itong tao ito'y naglilingkod, kahit na napakahirap, napakahirap na maglingkod, lalo lang sa simbahan, ay makita natin, talaga nga ang tao ito'y pinalalaanan ng Diyos. Bakit? Nandiyan kasi yung imahin ng kagalakan. Kagalakan. Kaya kung minsan, bakit masabi nila, talagang nandiyan ang Diyos. Bakit? Masaya yung tao ito eh. Masaya yung tao ito maglilingkod. Hindi ito yung tao wala nang ginawa kundi magreklamo. Umangal. Kasi bakit? Kasi nga, ang kanyang pagkilos ay nagmula sa pagpapasalamat na ako ay iniligtas ng Diyos. Ako'y tunay na pinapakinabangan ko ang walang hanggang niyang pagparito upang tubusin ang aking kasalanan at magkamit ng walang hanggang kaligayahan sa kanyang kaharian. At yun po sa lawag namin kalimutan. No? Doon tayo huhugot ng kagalakan. At yun po yung pangalawang imahin. Ang imahin ni Juan Bautista na nagagalak sa kanyang paglilingkod. Sapagat yung imahin ng kagalakan ay ang imahin ng presensya ng pagliligtas ng Diyos. Ipinako sa krus na matay, nilibing,
Nanawag sa daroon ang mga imaw na may katong araw na buhay na maguling umakyat sa langit na adoglog sa araw ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magkumulang paglilito at tulungkod sa nabubuhay at ang matay ng tao. Sumasang palatay na panahon sa Diyos Espiritu Santo sa banal ng simbahan katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay ng tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kung magitiwala natin idalangin sa dakilang Ama, na makuskus tayo ng kagalakan at pag-asa habang iniintay ang nalalapit na dakilang pagdating ni Kristo manunubos natin. Panginoon ng galak, tinggin mo kami. Panginoon ng galak, tinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, tinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng arasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, tinggin mo kami. Para sa mga biktima ng illegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makapagpunawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa Diyos at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, tinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyura ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at makuskus sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, tinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, tinggin mo kami. Tumayan mo, mahabag naman ang lahat ng aming panalangin upang mapuskus kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong buntong nanak. Hinihiling namin ito kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang maghahay natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihay nawa ang lubos ng matapat namin paglilingkod ang pagganap na itinatag ng iyong anak. At sabay ginabang sa iyong pagtugon at pagtubos sa aming lahat. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na ang Panginoon, ang pag-usubo mo sa Kanya ay pinayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabigan ng mahal na berin Kanyang inang tunay. Sa pangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi naman matapos sa kapuna, ninawagan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, inamin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaman.